Okay, we're live, Doktora. Doktora Maru, pulmonologist, diabetes specialist. Nandito tayo sa resort nila. Tugigaro. Ang ganda ng resort nyo, Doktora. Thank you po, Doc. Thank you. And good morning, everyone. Bukod sa meron kayong resort dito na napakaganda, eh, ang practice nyo ay pulmonary medicine. Pulmonary medicine and diabetes po. Yes, dito sa Tugigaraw, ang asawa nyo ay cardiologist. Opo, si Dr. Val. Ilocano po siya. Siya po ang taga Tugigaraw talaga. Tubong Cagayan po siya talaga. Ang nakikita ko sa pagdating ko dito, sinerve ako ng pancit na napaka-oily at mandaming langgunisa. Opo. At nung tinatanong ko yung mga tao, ang daming may high blood, may sakit sa puso, di ba? Lahat na. Anong nangyari? Bakit ganun? Siguro it's the, yun yung sa pagkain siguro nga po. Ano ba yung pagkain dito? Actually, literally, pag sinasabing Ilocano, mahilig naman talaga sa pinakbet, sa gulay. Okay. Siguro, kaya lang, dito sa amin, meron din tayong tinatawag. Marami yung specialty kasi namin dito. Proud of naman kami is yung pansit namin, batil patong, kabagan, and everything else na doon. So, siguro, sa halo na din, kasi masarap talaga. So, nahahaluan mantika, tsaka siguro yung mga halo nga natin, like yung mga beef, yung mga labang-lob. Marami kasi. Pero meron din kasi kami mga pansit na may gulay ang halo. So I think siguro yun lang at saka syempre may lasa, may maalat minsan. Oh, maalat talaga. Maalat. Basically puro maraming karne. Opo. Papaitan. Yes, we love that. Oh, but yun, uric acid naman yon. So siguro nga yung kultura ng mga taga rito natin, yun ang kanilang talagang paboritong pagkain. Ang nagulat ako doon sa papaitan, pagkuha ko nung sabaw, di kinuha ko. Mantika pala lahat. Kaya dapat, siya dapat. Inahalo pa. At saka binuboil. Talagang mainit dapat ang pag-serve nun para natutunaw po yung mantika. Opo. We really have high cases of hypertension, stroke, high blood and diabetes. Dito. Higher than normal, I'm sure. I'm high blood. Sa census po namin, kasi sa habang hospital census namin, talaga nandun pa rin, number one pa rin. Katulad sa national high census, high blood talaga pa din. Diabetes and of course, yung stroke. Mataas ang stroke dito. Mataas din po ang stroke namin dito. So actually, we have now yung mga stroke units namin. Lahat ng mga hospitals dito may mga stroke units. Even our regional hospital and the private hospitals, may mga stroke units kami. And marami rin kasi mga societies, most of the, so we advocate talaga yung healthy living na rin dito. Uh-oh. We advocate mga Zumba, exercises, Uh-oh. And also yun, we educate the patient. Just like yun sa diabetes awareness namin, Doc, every three months or at least, except for the COVID na medyo nabawasan, we really educate our patients parang ganun sa food. Uh-oh. Talaga, iba yung food. Tsaka medyo konti ang isda dito. Kasi madami din po, pero kasi nga, this is a valley. Like dun sa mga sa downstream, like mga Santa Ana, Gonzaga, and Apari, yan talagang mayaman naman po sila sa yamang dagat. Fish naman ang ano nila doon. Okay, so ano pa mapapayo natin sa bawat sakit? Yung diet ba kaya pa babaguhin? Or yes, parang hindi na mababago? Tatry namin, Doc. kung papaitan, nasarap ng papaitan. Opo, masarap talaga. But we'll try. Actually, that's one of the advocacies of the different specialty organizations here in Cagayan. Meron din kaming PCP na rin na chapter dito. Uh-oh. So we're really advocating healthy living, good diet. Okay. Yun lang, siguro dahan-dahan, lifestyle change talaga kasi yung food talaga namin dito. And masarap naman talaga. I'm also proud pancit eater din ako. Kaya iba yung pancit dito. Meron pa kami, Doc, meron kaming mega, may special. So, depende kung anong gusto mo. Like, meron yun naman, you can order for small amounts, pero meron ding additional chicharon, additional... Saka maraming langgunisa, specialty yes, ba dito? Yes, that's our specialty. Proud of our longganisa here also. Maraming taba, di ba? Meron po kami mga longganisa na lean meat and meron din pong bawang, yung mga ganun. So, buhay na buhay mga cardiologist dito. Daming pasyente. Hindi naman. So, anyway, isa-isay natin. Sa high blood pressure, alam nyo naman, Doktora, pulmo kayo, IM. And yung alat, hindi talaga mababawasan ba yung alat natin dito? Kaya naman siguro. Alat. Kaya, Doc. Actually,
ano eh, most of the doctors yung talaga ina-advocate naman talaga nilang healthy living talaga, diet. Oh. Marami bang umiinom ng gamot dito sa high blood? Yes, yes, oo. O yung access sa medicine? Yes, meron very good naman na access. Oo. Yes, yes, very good. Oo. Okay, so good magpapapayat, bawasan yung alat sa pagkain. Kaya lang yung mantika, hindi na talaga. Talaga ano mantika ginagamit na dito? Hindi ko po alam. Coconut oil. Hindi po, hindi ko po alam. I'm not sure. Ha. Depende kasi yan sa mga ano mga eateries nila dito. Hindi okay. ko po alam actually. Pagdating sa sakit sa baga, ano madalas nakikita nyo dito? We have now, we all know about the COVID case. Okay, COVID. Maraming COVID dito? Before po. Nung sige, masagsagan ano, din ng COVID ng sa Manila, kasagsagan din ng Omicron, mataas din po yung rate namin dito. One of the highest din. Top 10 din kayo. I think we were kayo. Top 10 ata kami doon. So actually, we were able to control it. Na-tone down din naman namin. So, very good naman na yung aming response din sa COVID namin. Parang ano din, I think we went to the national, ano rin, yung survey, census din ng national. Ganun din yung nangyari dito sa amin. Tumaas din talaga. And we had very strict lockdown din. And, you know, we have the medicines available naman sa the government. The local government naman is very cooperative. Anong payo niyo, Doktora, dito para lumakas ang baga nila? You know, di pa naman kasi ganun ka-polluted. Eh. Maganda you know, nga dito, less pollution. Very, very good, very good place to live in. Although, syempre, dumadami na rin ang mga tao natin dito. So, clean air lang siguro. No smoking. Marami bang smokers no smoking dito? So far, meron din po, marami din naman po. Oo. Kaya lang as I think yun yung aming ano on behalf of the Philippine College of Chest Physicians, that's one of our ano din na malesen yung smoking. So, ina-advocate talaga namin yung no smoking policy sa mga public places. Maraming nagtatanong about vaping. Yeah. No to vaping. No to vaping. Hindi na siya controversial. Hindi na controversial yun. No to vaping. Magagalit yung mga nagbe-vape. Studies have shown na ganun pa din eh. The effects may not be, konting nicotine. Konti lang, oo, but pero, still there. Oo, meron pa din. Kasi may mga flavors, we cannot, kasi bago to eh. So, syempre the studies are ongoing. But yung mga initial studies talaga, meron na rin tayong mga problema na ano with vaping. Saan? Lung cancer? Mga fibrosis. Ultimately with lung cancer. Ang ginagamit, pero wala pa lang, pong ang direct, ginagamit direct na lang excuse for vaping is yung mga smokers. Yeah. Pag nag-vape, a little better. Pero yung mga bata, pag hindi naninigarilyo, mag-vape. Mag-vape, the same. Oh. Basta, the policy here is, I may believe... May problem ba doon sa dami ng usok na lumalabas doon sa vape? Di ba ang dami? Ang dami kasi din eh. Oh. Direct, ano nangyayari sa baga? Direct exposure pa rin kasi po yun eh. Direct exposure, smoke pa din. Ang problem natin kasi, the content of the... Yung ginagamit nilang inilalagay doon. We're not sure about that. So, hindi natin masasabi. Although they claim this and that, right? Na walang nicotine, walang ganito. It's like non-addicting and everything. But studies have shown nga na meron pa rin effect. May long-term effect pa din. May not be as hazardous as the nicotine itself when you smoke, yung cigarette smoking natin. But there's still that effect. Yung mga bagong maliliit, nakikita ko sa politiko, yung mga IQOS, yung maliliit na sigarilyo. Opo. Pareho din lahat yun. Smoking is smoking, I guess. Now, I'm speaking as a pulmonologist and we really do advocate no smoking policy. So, whether maliit, malaki, may epekto pa rin yung sa baga natin. Ang mga drug use, marami dito. Hindi oh, yeah. Meron din? Mga drugs. Drug, illegal drugs? I don't think I'm in a, to get that. But meron din mga drug cases dito. Oh, but, hindi naman yung ganun ka dami. I don't think I'm in a position to say so, mga nagtatanong, I think maraming tuberculosis dito. Sinabi mo dati. Before, mga 20 years ago, talagang grabe yung tuberculosis namin dito. Even yung mga yan, if you see the chest x-ray of our patients, talagang destroyed lang. Maraming TB dati. But fortunate, dati. Yeah. Unti-unti but fortunate, mom. Yes. We have a very active TB DOTS program here in Cagayan. Uh-huh. And we also have the gene experts mga available na mga uh-huh laboratories namin dito. Sa regional hospital din namin. So right now, meron talagang decrease in the number of cases na din namin nakikita. Unlike before, if you compared 20 years ago, 15, 10 years ago, nadami talagang cases ng TB. Now, medyo kumukonti na rin. Pero marami pa rin nakikita. Marami sa Maynila, dami pa rin. Marami pa din. TB. Marami pa din. So, but, tapos, Doktora Maru, siguro at least for TB, marami kasi na... Ano kaya yung mga signs and symptoms
at anong una nilang gagawin? Kasi marami takot sa 6 months treatment. Eh. Ano muna mararamdaman nila? Yung nag-iisip pa kung magpapa-check up. Hmm. Ang mga ano kasi, mga usual symptoms ng TB natin, yung ubo na matagal na, hindi minsan grabe. Minsan nga parang sasabihin sa'yo ng pasyente, Dok, matagal na, makati lang lalaman. Ganun lang, yung ganun mga ubo. Second, yung mababang lagnat lang, low-grade fever na tinatawag natin. Sa hapon, minsan sa gabi, tapos yung night chills. Meron pa rin mga ganun kaso. O minsan nga, mga magaganda pa katawan. Kahit pupunta, mataba o payat. O pa wala pong pinipili. O hindi yung katulad ng concept natin dati na kapag may TB ka, sobrang payat ka. Hindi na ngayon. Meron kami mga healthy looking. True enough, may tubig sa baga. Yung tubig sa baga, when we examine it, galing din pala sa TB. So it does not necessarily mean na meron na, wala na tayong ano dati, stereotype na payat, ganun, wala na. So, yun po yung mga symptoms talaga. Prolonged cough, more than 2 weeks duration, low-grade fever, tapos chills, at saka ano, fever chills, at saka yung parang ano, nawawala ng gana kumain. Yun yung mga talagang symptoms. Minsan nga, yun na nakakatakot kasi walang symptoms minsan na nararamdaman yung pasyente. So pag walang symptoms na nararamdaman yung pasyente, syempre, hindi pupunta. Yun pala, nakaka-infect na pala siya ng mga kapatid. Marami, mabilis ma-infect ang TB ngayon. Oh, lalo na dun sa mga immunocompromised. Minsan, one day lang, pag hawa sa isa, pleural effusion agad, tubig. Yes, marami po kaming kasong ganun. Minsan nga, May TB-ing tinutubig yung baga agad. Opo. Bakit ganun? Isa po sa mga, isa po sa mga komplikasyon ng TB talaga, pwede magkaroon ng tubig sa baga. Na ang, minsan, wala kang makikita ang mga the usual TB na nakikita natin. Tubig lang sa baga. Doon mo nakikita. Malulunod ka doon sa tubig na yun. Opo. Marami din po kami nakikuhang ganun. So, diagnosis is X-ray. From X-ray, gamutan na? Yes, sir. Pwede na? Yes. Ano, the main ano pa rin is sputum examination. Lema. May gene expert talaga tayo. But yun nga, kung nakakuha ka ng tubig sa baga, tapos nakita may TB naman na, mukhang TB naman na siya, pwede mo lang gamutin. Kung positive sa sputum, kasi libre naman ang gamutan natin, we refer to our TB Dots program here sa mga health officers. Hindi naman po, kahit po, wala naman pong pinitili. Kung mayaman, di ba, bibigyan mo na lang ng mga Myrin P or something. Hindi naman po. Hindi pwede. May choice naman po nila yan. We always, kung mayaman, prescribe na lang. Hindi po, pwede naman. May mga gusto naman pong kumuha dun sa programa nila. Okay lang po. We have this program ng private and public doctors na pag may mga, kasi sa census po kasi namin yon. So, yung mga pasyente na nakikita namin sa private practice namin, na we refer, TV. We inform, we have to comply. Para po na nasi-census natin. Reportable disease. Yes. Opo, nakikita natin na, may TB pa pala, madami pa pala. Matatakot sila, mare-report sila. Ay, hindi naman po. Wala namang ano lang. Hindi kasi nakakahawa eh. Hindi naman po. Parang COVID discreet, na very discreet naman. Very discreet. At saka we usually tell our patients that 2 weeks after taking the medications, yes, okay, hindi na naman na sila ganun kahawa-hawa. So you also have to, I think it's part of the responsibility of the doctor to also reassure the patient na hindi naman ganun ka grabe. Depende, yes. Depende rin sa kaso. It's a case-to-case basis. Ang gamutan ng TB usually 6 months lang, di ba? Yes, opo. 6 na buwan. At maraming doctor, maraming pulmo, nahahawahan sila ng TB. Di ba? Na-expose eh. Siguro po, oo. Pero kasama po siguro ng training pa. Pero so far, wala namang pulmo. Mas nakakahawa ang COVID o TB? COVID. COVID. Mabilis yung salbahing COVID. Na COVID na kay doktor. Oh, yeah. Unfortunately. Mild lang? Yes, mild lang naman. Hindi kayo nagkaroon. I think because that was the time na yung Delta virus, malakas talaga siya. So, and we had so many patients talaga, hindi na iwasan talaga na sobrang taas. So lahat, marami nagkasa. Would you advise chest x-ray as a routine check-up kahit hindi siya recommended pa? For what? For 40 years old, wala lang, check-up lang, pa x-ray na lang. Given the chance. Pwede naman, given diba? The chance. Wala yes, naman why mawawala. Not? Wala naman mawawala. The radiation is very low. Ako, I usually ask my patients talaga na I have a regular chest x-ray once a year. You can never tell when, kung kailan ka magkaka-TB, dahil nga minsan asymptomatic. Mabuti kung TB lang ang makikita mo. Minsan iba pa, mas iba pang sakit. Ang lung cancer, common? Yes, very marami common. Marami may lung din. Cancer dito? Marami na rin po eh. I'm not particular about the census of Tuguegarao, pero tumataas na rin po. Marami na rin ang po. Ang lung cancer, gano'n din. Ubo, may dugo, o minsan walang dugo. Minsan
minsan walang dugo, minsan parang TB din, minsan yun yung sinasabi nila, minsan akala nila pag naglabas ng dugo o umubo ng dugo TB na. No, not necessarily. Pwedeng lung cancer, pwedeng infection lang, simple infection. So marami kayong lung cancer din dito. Madami na rin po kaming lung cancer cases dito. So anong cause? Still smoking sa number one cause. Smoking, usually sa men. More men than women ang affected namin dito. May gamutan pa bang lung cancer? Oh yes, sir. If we catch it at an early, if we catch it at an early stage, if it's nakikita ko late, if it's possible, na, if it's Doktora possible Maru, to do. I mean, ba nakakita ko ng stage 3, stage 4? Oh, yes. Medyo mabilis. Oh, kasi po ano na po, ibig sabihin na may kalat na tayo. Oh, ayaw pero natin pa alam, one, pero kaya magpa-check tayo early, kahit ako takot ako, pero pag lumapit, umabot sa ganung stage, kahit anong gawin minsan eh. Mm. Di ba, minsan isip ko, kapakimo pa ba? O mas mahaba buhay na hindi ikimo? Depende po kung kaya ng pasyente ang chemotherapy. So, explain lang natin, kung may bukol sa baga, saan ang lipat nun? Stage 1, stage 2, kilikili, buto, saan lymph nodes. Una, mapupunta yan sa lymph nodes. Hindi po, minsan dun mismo sa baga, yung sa baga, mga lymph nodes natin doon, tapos lilipat din cancer po sa ibang cancer, sa ibang parte. Pag mga lumipat tapos sa ibang parte ng katawan, pwede na po sa ano yon, pwede na po sa atay, right, sa brain, sa buto. Yun yung mga stage 4 na po natin yon. Yung medyo mahirap na rin gamutin yung mga kasong ganon. Hindi yun nakukuha sa pagkain ng pansit. Ay, hindi po, hindi po. Joke lang, joke. Hindi po. Kolesterol lang ang marami. Oo, kolesterol lang. Oo. So, yung pneumothorax, common, no? Nag-common, no? Hindi naman po masyado. Nakita, hindi naman. Para siya may makasa. Emphysema. Ay, madami po. Kasama po yan. Ang maraming emphysema dito. COPD in general. Ano yung mga sakit ng farmers? Chronic obstructive sakit pulmonary ng farmers sa baga. Nakita ko, mga farmers, lagi arthritis. Actually, malalakas nga sila eh. Malalakas? Malalakas. Yung baga, unless malakas, they are exposed to mga naninigarilyo, yan. Magkakaroon sila ng COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease, either bronchitis or emphysema. Yan yung mga common na sakit nila. And TB. Kasi syempre, dahil nutrition. Yung init ng araw dito na hottest place in the Philippines. Yes. Diba? Yes. Ano, may epekto ba yun sa baga, puso? Wala o, naman siguro. Heat stroke siguro, sir. Alam niyo naman, sir. May mga... Kala ko medyo immune na ang tao dito sa heat stroke. Kasi hindi pa, depende sanay din na sa init. Eh. Sanay na sa init. Pero marunong na rin kami. May ano sunblock, ginagawa niyo? May sunblock at saka payong na rin po kami. Payong. Sunblock at payong. Payong. But... mainit talaga. How do you keep your skin light na nandito kayo? Lahat na nakikita ko, grabe. Thank you po sa modern medicine. De, ano ba yung pahit? Doktora, ano the brand? Anong brand? Wala. Wala naman. Hydroxy, ano ba? Siguro lang, kasi we all know naman the yung risk of sun exposure, direct sun exposure. So, meron din kami mga... Well, that's life. Nag-a-adjust talaga tayo sa buhay eh. Pero ang heat stroke, hindi na masyado. Hindi naman dahil masyado. Sanay na sila sa init. Nasanay na. Tsaka naka-adjust na rin siguro. Oo. Oo. Tsaka ito naman may panahon lang. Kasi meron din kami panahon dito na malamig kami. Ah. Malamig. Yung aming December, January, and February. Ay, dahil, Doktora. Opo, Lisa, oo. Pakita natin yung resort niya. Yes. So, pangalan yan kay Doktora. Balay Carmela, Balay po. Carmela. Opo. Carmela Maru. Kasi Maru Carmela. Maru. Oo. Ang pinaka gusto ko dito, itong chest set mo, arborist. Galing daw sa... Saan? Paete. Paete. Oh, ang ganda. Paete, giant, giant. Okay. Chest set. So, ang sakit sa katawan ay... May connection sa relaxation, di ba? Opo. Na ito ba pampa-relax yung doktora? Yes, after office hours. After clinic pakita hours. Pakita natin ang pag-design. Oo. After clinic hours din po, yun po, nag-ano din. Relax, relax. At saka lang, sir, nagpa-farming na rin kami. Farming? Yeah. We have a small farm din. So, doon, kasama na so, rin po. So, mas organic talaga yun. Opo. So, finally, nakalimutan ko, anong pagkaing maganda sa baga? Anong klaseng gulay? Ano bang yung mga tinatanim nyo? Kamatis. Lahat naman po, vegetables, all vegetables. We have the usual po, eggplants, lahat. Eggplant na lang dito. Kamatis, lettuce, lahat. Pinakbet. Oh, pinakbet, pampigat. Pero dami pa rin mantika yung pinakbet. Man. Bagoong, sir. Bagoong din bagoong dito? Yun eh, oo. Bagoong po yun, nahaluan po ng bagoong. Yung po yung ano doon. Okay, final tips, Doktora, sa ating kababayan. Bakit sinyo mag-hi? Hi, hello first po. First time ako dito, ang ganda-ganda.
mas mababait ang mga tao? Ay, talaga mababait po kami, si Doc. Oo, oh, ha? Mas mababait? Mababait po. Oh. And very welcoming sila. Oh, like to mga staff mo, very welcome. Opo, very welcome. Bata, mag-hi kayo. Hi, ito naman po yung... Para makita kayo sa buong Pilipinas. Hi! Hello! Ay pa? Si Doktora Maruba, mabait, live kayo. bonus, ha? Bonus. Okay, thank you so much. Thank you po. Healthy living, healthy lifestyle. Okay. God bless.